na nga ang iba't ibang naglalakihang Christmas trees sa North Central Luzon at para ibahagi ang kanyang naging paghahanda sa nagagandahang Christmas pasyalan sa Pangasinan, please welcome Jonas Dizon. Masantos yakabosan Jonas and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Masantos yakabosan sa kanyang anin, mga kapuso. Ayan. Advance Merry Christmas, Jonas. Kamusta naman ang preparations mo for Christmas celebration? Amidst pandemic, actually, mahirap yung preparation this year. Kasi syempre, yung availability ng mga materials, ganun, para sa mga Christmas decors, medyo mahirap na yun. Pero, for this year, bumabawi naman tayo. Ayan, kitang-kita ko nga sa likuran mo ang iyong Christmas tree. Ano naman ang tema ang naisip mo ngayon, Jonas? Actually, yung mga decors dyan sa likod, recycled na yan. Kasi yung mga past years ko na decors, ikinabit ko ulit para makatipid. Kasi syempre, pandemic, kailangan yung mga kailangan i-recycle natin. Pero green ang theme ko ngayon this year. Wow naman! You have such an amazing designs, Jonas, dahil ikaw ang designer ng Mangaltan, San Carlos at Dagupan City Christmas trees. Wow! Gaano katagal yung preparations mo sa paggawa ng mga ito from designing to budgeting? For this year, December 1 pa lang, nasa construction na kami. Final na yon. Pero as much as earlier na July pa lang, yung mga preparation na planning, purchasing ng mga materials, electricals, or Christmas lights, July pa lang, nasa kwan na yun, planning stage na. Tapos August, kwan na, manufacturing na. Tapos pag-customize na yun ng mga gamit at decors. And of course, bilang isang Christmas tree designer, Jonas, kailan nagsimula ito? Actually, bata pa ako, nagde-decor na ako ng Christmas tree namin dito sa bahay. Kaya lang, syempre, hindi naman kami mayaman noon. Or kasi nga, wala kaming Christmas tree na matino noon. Nag-recycle ako ng mga sanga-sanga at yun ang ginagawa kong decor sa bahay. Ganon. Tapos, nagsimula yun sa Mangaldan, sa simpleng dekorasyon, tapos inabsorb ako ng Dagupan City, inabsorb ako ng Lingayen Capital, inabsorb ako ng San Carlos, at balik Mangaldan ulit ako ngayon. Parang tatlong kontrata ang ginawa ko on designs this year ng mga decors. Ang galing naman, Jonas. Jonas, balikan naman natin. Ikwento mo naman sa amin yung naging tema ng iyong mga Christmas tree designs, lalo na sa Pangasinan. Yung sa Dagupan City, ang tema ko, kasi bagus capital of the world ang Dagupan City, yun ang yung theme namin this year, yung lights for life. Kasi ang Dagupan, syempre bagus capital of the world siya. Kaya ang theme namin, all about bagus. Yung sa San Carlos naman, kasi Mango Bamboo Festival ang kanilang ang showcase nila pag fiesta o ang main product nila. Kaya more on green at yellow yung Christmas tree nila. Sa Mangaldan naman, actually, hindi lang Christmas tree ang showcase namin, kundi dalinis mo sa Mangaldan. Kasi yun ang may essence ng ko dito. Ang Pasko, di ba? Yung panganakan ng ni Jesus Cristo. Lastly, ano naman ang mensahe mo sa mga kapuso para sa mapayapang pagunita ng Pasko? Ang pinaka-essence kasi ng Pasko ay pag-ibig. So, para sa mga kapuso, puso para sa ating kapwa. Dapat tayong mapagbigay sa mga nangangailangan. Kasi ngayong pandemic, alam niyo na, syempre, maraming nawawala ng pag-asa ngayon. So yung mga pailaw na yan, sana magdulot ito ng kasiyahan sa kanila. Yes naman! Maraming salamat, Jonas, and have a great day! Maraming salamat, mga kapuso!